Ang ganyan, ang ganyan, ganyan. No? Sit pretty. Matutong maghintay. Hello everyone! Welcome back sa aking channel. As requested, our topic for today is ano nga ba yung mga pwede natin gawin para mag-stop ng pag-playbite ang mga alaga nating puppy. And aside from that, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba dinisiplina si Kimchi para malaman niya kung kailan siya pwede magkulit lang sa akin at kung kailan siya kailangan sumunod sa akin. Di ba? Sentence pa lang, parang nakakatakot na ako. But before I proceed, kung bago ka lang sa akin channel, dog lover ka, please don't forget to subscribe to my channel para marami pa akong information na mai-share sa'yo and para lagi tayong magkikita. Okay, so let's begin. Bibigyan ko muna kayo ng table of contents. Parang book lang yan. Para alam nyo kung ano yung mga aabangan nyo sa mga information na isi-share ko sa inyo. So, number one, I'm gonna share ano nga ba yung mga paraan na pwede natin gawin para mag-stop ng pag-playbite ang mga alaga nating puppy. Second, di-discuss natin yung mga pwede nating ibigay sa kanila para mawala ang pagkatalas ng ngipin nila. Sobrang importante to. Dahil hindi talaga maiiwasang makakagat nila kayo. So, kailangan mawala ang talas ng ngipin nila as soon as possible. Pangatlo, paano nga ba sila didisiplinahin para matuto silang sumunod sa'yo? Especially pag sinasabi mong no sa kanila at para hindi nila uulit-ulitin yung mga pagkakamaling ginagawa nila. Number 4, para sa akin, parto ng pagdidisiplina. Dahil may mga nababasa ako na binilan nila ng bed yung dog nila pero hindi pa rin nag-i-stay yung dog nila doon. Sa kung saan-saan pa rin humihiga, like sa bed, which is mas maganda pa rin talaga kung meron silang sariling hinihigaan. Dahil kahit papano, yung bed na lagi nilang hinihigaan, hindi maiiwasan talaga na mangangamoy aso yun. So, kailangan matuto silang matulog or mag-stay sa sarili nilang bed. Yun. Okay, so let's proceed na. First of all, bakit nga ba sila nagpi-playbite? Nagpi-playbite sila because nagngingipin sila. Naghahanap sila ng mangangatngat. Since baby pa sila, hindi pa nila alam na mali yung pagkakagat-kagat nila sa atin. So, number one question, paano nga ba maiiwasan ang pagpi-playbite? So, I highly advise na mga ganyang edad, 2-3 months, bilhan nyo na talaga sila ng toy nila. Alam ko, medyo gasgas na tong information na to. Lagi ko sinasabi. Pero yun talaga yung isa sa mga best advice ko. Bilhan nyo sila ng toy para meron silang ngangatngatin everyday. And also, share ko lang din sa inyo, nung napansin namin na mahilig nga siyang mangagat, mag-playbite, doon nagsimula yung tinuruan na namin siyang mag-fetching. Yun, I advise, pag ganyang edad pa, 3 to 4 months, since mahilig silang mag-playbite, huwag muna kayong makikipagharutan sa kanila, especially kung wala pa silang anti-rabies vaccine. Katulad ng nangyari sa akin, wala pa siyang vaccine noon, nakagat niya ako. Next is, paano nga ba mawawala ang talas ng ngipin nila? As advised by vet, bilhan nyo rin sila ng candy treat because it really helps din talaga sa kanila para mawala yung pagkatalas ng ngipin nila. I believe, so sobrang importante yan, yung pagkawala ng talas ng ngipin nila para if ever na makagat nila kayo, hindi kayo agad masusugatan. Katulad ko ngayon, hindi ako agad nasusugatan ni Kimchi kahit nakagat-kagatin niya kami dahil wala ng talas yung ngipin niya. Okay? Next is, paano nga ba sila pagagalitan para sumunod sa'yo? So, una kong i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba sinusuway noon si Kimchi hanggang ngayon para mag-stop siyang mangulit, mag-stop siyang mag-playbite. So, unahin natin ang paano ko nga ba siya sinuway during the time na nagpi-playbite siya noon. Kailangan may authority sa boses niyo para matatakot siya. Look at this video. Makikita nyo dito na Kimchi! Alam ni Kimchi yung tono ng boses ko pag nakikipaglaro ako sa kanya at pwede siyang mangulit. At alam niya rin kung ano yung tono ng boses ko pag sinusuway ko na talaga siya at kailangan niya ng sumunod sa akin at kailangan niya ng mag-stop mangulit. Wait. Very good. Wait, sit pretty. Wait for me.
Very good. Very good, Kimchi. Nakita nyo, nag-stop talaga siya pag sinabi ko no. Isa sa mga technique dyan is when you say no, dapat firm ang boses ninyo. No, tapos stop lang. No. Umpisahan nyo sa tone of voice nyo. No? Sit pretty. Matutong maghintay. Sit pretty. Very good. Sit pretty, ang kimching ko. Sit pretty. Up! Wait, wait. Ang jingga. Itong sinasabi ko po is based on my experience and ito yung mga talagang ginagawa ko kay Kimchi. Pag pinagalitan nyo sila, dapat on the spot. At kung papaluin mo sila sa bandang puwet, kasi nagwiwi siya. And also, number 3 na advice ko sa pagdidisiplina sa kanila para sumunod sila sa inyo, yung mga dog ninyo, is pag pinagalitan nyo sila dahil sa mali talagang ginawa nila, huwag nyo silang pansinin. Mga 30 minutes to 1 hour. Pero huwag nyo nang patagalin more than an hour kasi may stress sila. Nabasa ko yan. Magkakos ng stress nila yon. Yun talagang ginagawa ko kay Kimchi. Hindi ko siya pinapansin. Once na sobrang pinagalitan ko talaga siya. Also, ang tip ko rin sa inyo, ako ginagawa ko to kay Kimchi. Pag pinapagalitan ko siya, nagkukulit siya. For example, nandito ako sa may nagi-internet, nandito yung bed niya. Minsan pag pagagalitan ko siya, sobrang kulit niya, sasabihin ko sa kanya, go to your bed. Once na nasa bed na siya, tumitigil na ako magsalita. Para ma-feel niya at malaman niya na pag once na magpunta siya sa bed niya, safe siya. Hindi ko na siya papagalitan. Go to your bed. Go to your bed. Go to your bed. Ay! Ayaw mo! Go to your bed. Kimchi! Go to your bed. Diyan ka lang. Stay. Diyan ka lang. Aww. So, yun din yung isa sa mga paraan ko para mag-stay siya sa bed niya. Happy viewing kay Natasha Andrea and also Jerica Vasquez. Hello sa inyo. Happy viewing. Thank you for always watching our vlog. So, bibigyan ko lang kayo ng recap sa pagdidisiplina ng dog. Number one is your tone of voice nyo. Maayos. Yung tipong susunod talaga sila sa'yo. Number 2, on the spot nyo silang pagalitan. Hindi pwedeng after 1 minute ng pagkakamali nila sa kanyo na pagagalitan. Number 3 is, depende yung palo ninyo sa kanila. Number 4, pag pinagalitan nyo talaga sila ng seryoso dahil sa mga maling na ginawa nila, is huwag nyo silang pansinin na mga 30 minutes to 1 hour para ma-realize talaga nila naggalit talaga kayo. Kasi pag pinagalitan nyo sila, tapos after 1 minute, lalambingin nyo na naman sila. May isip niya na hindi ganun kabigat yung ginawa niya. At uulitin na naman niya yun. So, yun. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa vlog ko today. And again, kung bago lang kayo sa akin channel, please don't forget to subscribe. And ilike niyo na rin po kung nagustuhan niyo aking vlog. Thank you everyone for watching. Bye!